A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you the essential guide to free resources every teacher should know. Whether you are primary teacher, secondary teacher, public or private, or a college professor, or a corporate trainer. These three resources will be helpful for you, whether you teach face-to-face or teach online. Stay tuned and watch till the end of this video. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Before we proceed to the three free resources na kinakailangan natin, uunahin ko na muna ang bonus or free resources na ibibigay sa inyo. Bonus muna tayo. So, ang bonus na sinasabi ko ay itong site na to, 1000randomnames.com. Kung mapapansin nyo, marami ako ritong random names. Okay? So, I have here 1000 per page. No? So, kaya ko ito i-share sa inyong 1,000 para pwede nyo rin gamitin sa inyong mga activities, sa inyong klase, sa inyong mga presentation, kung gagamit kayo ng mga example na names. So, hindi na kayo mag-iisip ng kung ano-ano mga pangalan. So, dito sa site na ito, makakakuha na tayo ng mga random names. Every page, ang kagandahan dito, in every page, mayroon siyang binibigay sa atin na 1,000 names. Kung mapapansin nyo, hanggang dito sa baba, 1,000 yan. Okay? So, ito na yun, 1,000 names. Then, kapag ni-refresh natin siya, kung mapapansin nyo, magbibigay siya ulit ng ibang names, another 1,000 names, randomly. Okay? So, yung unang binigay niya sa inyo, wala na, at nagbigay siya ulit ng another 1,000 names na bago. So, every refresh, magbabago at magbibigay siya ng 1,000 another names. No? So, ganun siya kaganda, ganun siya kahalaga para sa paggagamitan natin ng mga example. At gaya dito sa gagawin natin, gagamitin natin itong 1,000 random names. Dito tayo kukuha ng example para magamit natin doon sa mga resources na kailangan natin. Okay, so let's start. Okay, so dito ang unang free resources na gagamitin natin ay itong tinatawag na spinthewheel.io, ang website niya. Ang spinthewheel.io ay para rin siyang spin the wheel. Okay, so gaya nito, mayroon dito mga names na ilalagay nyo, and kapag kinlik nyo itong circle sa harap, mag-round siya, i-spin siya, then kung saan siya tatapat, at ipapakita niya ang result. Okay? You can remove the names or pwede nating palitan or stay lang siya. Okay? So, papalitan natin siya ng mga names muna, yung mga choices. Okay? So, first, punta tayo doon sa random names. Kopyahin natin. Let's say you have 20 students na gagamitin. Just copy, control C, or right click, copy. Then punta tayo sa spin the wheel. And dito sa taas, mayroon ditong options na parang lapis. So dyan natin ilalagay. So papalitan natin itong choices ng names. Okay, so control C, and yan na yung mga names natin. So I have 20 names, and kapag gusto nyo lang i-hide siya yung mga names, i-click nyo lang ito, or i-click nyo lang itong mata. Pag lalabas ito, lalabas siya ulit, pwede nyong burahin, or kung gusto nyo itong data na ito, itong records na ito, ito yung mga nanalo. Okay, so i-hide ko lang muna siya and umpisahan na natin ang spin the wheel. Pag kinlik natin siya, mag-spin siya, and kung kanino siya tatapat, ang kagandahan doon, ilalabas niya yung result.
Ngayon, kung halimbawa ito si Romeo Rosales, dahil una siyang natawag, nag-recitation kayo, for example, then natawag siya, then kung nakasagot siya halimbawa, okay, magbibigay lang ako sa inyo ng scenario ha, pag nakasagot siya tama, then you can remove yung name niya, or kung hindi naman siya nakasagot, you can stay para matawag siya ulit mamaya. No? So kapag ni-remove natin siya, mapapansin nyo, pag kinlose natin, wala na doon yung name niya. Okay, nabawasan na. Then mag-set tayo ulit, mag-click tayo ulit. Then another, makakatawag ulit ng names at lalabas na yon. Then pag i-remove natin, pansinin nyo ito, mag-a-adjust ito pag ni-remove natin yung name. Then i-close natin. So wala na yung sinet natin na name. And kapag kinlik natin tong record, andito sila. Ito yung unang tawag. Tapos pangalawa ito, and so on and so forth. No? So yun yung kagandahan nito. Then i-hide lang natin siya. Now, for example, mayroon tayong names na dito. And for example, gusto nyong sabihin natin na sa name na yon, magsiset tayo ng isang question. Kung sino yung a-assign dito sa name dito, sino tatawag, mayroon siyang designated questions, no? Randomly din mag-spin. So, pwede tayong magdagdag ng panibagong spin wheel. Okay? Ito lang ang gagamitin natin. Itong plus dito sa taas, yan yung pag-a-add. So, kung mapapansin nyo, nandito na yon. So, dito sa baba, nakalagay dito, type or paste your entry. So, let's say, una, sabihin natin, ang subject na tatanong ay about math, pangalawa science, English, Filipino, what else, MAPE, and ano pa mga subject na pwede nating tanong, science, English, Filipino, MAPE, and history. Okay, so mayroon tayong subject na yan. So I have here the names. Ito naman yung mga subject. Pwede nyong palitan yung subject na yan ng questions. Okay, question number 1, question number 2, whatsoever. Then mayroon tayong dalawang options na pwedeng gamitin dito. So first, pwede nyong spin muna itong names, kung sining unang tatawagin mo. And let's say Ryan Juarez. Then after that, i-remove ko lang siya, then close ko. Then after nyan, ano yung questions niya, i-click nyo rin itong sang spin at pwede nyo siyang iputin yan. So tumapat siya ng science, then you asked about the science. So pwedeng ganon. But close muna natin. At yung pangalawang pagkakataon or pangalawang klase ng pag-spin mo, pwede mong pagsabayin ang pag-spin nitong dalawang wheel. Dito sa taas, sa side na ito, mayroon ditong spin all. Click nyo lang po siya at mag-spin siya sabay. At kung kanina siya tatapat, then automatic magtatanong siya. Ang result to Kalel de Guzman, ang question niya is about math. Okay, so ganun siya kaganda. Then you can remove the name and close. Iwan mo lang yung subject, then spin natin ulit and mag-i-spin na naman siya. So yan yung isang free resources. This is called 1000randomnames.com. Yan yung isang free resources na kung saan mag-isang pwede natin gamitin sa ating mga klase, online class, face-to-face classes, presentation, and whatsoever. So, next step natin ay magpuproceed tayo sa ating second free resources. At ito yung tinatawag nating random or namepicker.net. Okay, ang name picker natin ay para rin siyang picker, no? Pinipick siya, magpipick, no, yung computer magpipick kung kaninong mga names. For example, lalagay ako dito ng 20 names gaya kanina, kinapi ko, pinis ko lang siya dito. Then after that,
magpipick na tayo dito sa baba. So, number of winners, ilan ang gusto mong maging winners? So, sabi natin, 1 lang. So, then, after that, remove. Pwede natin gawa ng option dito sa baba. I-remove ba natin? Remove name from list of names after drawing winner. Or same name winners possible in draw. In one draw. So, kung gusto nyo rin yan, just check nyo lang. Or split the name by space. Or filter duplicate names para at least maiwasan natin. And add contest information result. Then after that, kung ano yung napili nyo, let's say same winner possible, and click nyo lang itong pick random names, and ito si Juliet Salazar ang nakuha. So picker naman siya, para rin siyang spin a wheel na hinaghahanap tayo ng tawag dito, ng tatawagin natin. But in this type na napipili natin dito kung ano yung gusto nating gamitin sa kanila. Okay, may options tayo. Then after that, pag nagaya kanina, nakapagtanong na kayo, and pick again and dyan. So randomly na siya nag kiklik, no, nagpipick. So yun ang kagandahan naman nitong name picker na to, no. Under name picker, mayroon din tayong tinatawag na random team generator. Ang random team generator, pag kinlik nyo to, ito ang lalabas niya. So random team generator, pag mag-a-assign kayo ng mga groupings halimbawa. So I have here, for example, kukuha ko dito ng may estudyante kayong 35. Then in random team generator, sulat ko lang siya dito, name of participants. Then after that, dito sa baba, create teams by number of teams. So ilang teams ang gusto mo, number of teams. Let's say I have 5 teams. Then you can select the option create teams by number of participant per team. And more team settings, mayroon dito. So random tayo, wag alphabetically or by input. So random mas maganda. And after that, kung may options ka na, na-fill upan mo na yan, all you have to do is click the generate teams. And lalabas na dito. So, team 1, so group 1, so itong pangalan nito. So, team 2, ito naman. Team 3, itong mga pangalan. Team 4, team 5, ang mayroon. So, hindi ka na mahihirapan na mag-assign ng groupings kung sino-sino sa bawat group 1. Ipapakita mo na lang sa kanila itong mga random teams. Okay, so hindi ka na mahirapan. So new team, kung gusto nyo, assign mo ulit siya, para kung ayaw, halimbawa nagpadala ka sa mga estudyante natin o participants, ma'am, ayaw namin yung groupings na yan. O di, i-click mo lang itong sa baba, new teams, and automatic mag-change na yan. And ma-assign na nila, ma-assign na sila kung saang teams sila na babagay. At ang pangatlong free resources na sinasabi ko ay itong timer. So, magsi-search lang tayo sa ating Google ng word na timer at lalabas na ito. Kaya kung nagandahan ito, ay isa sa pinakamaganda ay napakalinis niya pag ginamit. Okay, for example, I have 5 minutes. So, pag in-start natin siya, lalabas po ang timer niya ng ganyan. So, simple lang ho siya, pero malinis. Okay, reset natin siya. Kung gusto niyo siyang dagdagan into 10 minutes, so I have here the hour, minute, and second. So, pwede niyo ilagay 10 minutes, 10, 0, 0. 10 minutes and 0 seconds. Then, pag in-start niyo siya, lalabas na ang timer. Pwede natin siyang i-screen, i-view natin siya, at pag mapapansin niyo, pag zoom natin na siya, napakalinis sa ating screen. So, nakalabas lang dyan is 9 minutes, kung anong minutes lang. Walang ibang nakikita kundi yung timer lang na yan. Okay, then i-minimize lang natin siya, and you can reset it. Then hindi lang itong timer na ito ang mayroon. Mayroon din siyang stopwatch dito. So mag-i-start na siya, and makakapag-time stopwatch na siya. Then after that, i-stop ko na, and lalabas na kung ilang minutes ang mayroon. So yun ang pangatlong free
resources na ma-share ko sa inyo na napakaganda and very applicable sa ating mga pagtuturo and ating mga presentation. Hindi ko napapatagalin pa. You can search in the Google at practicein nyo kung paano ko siya ginawa, kung paano ko tinuro, gawin nyo rin siya para makuha nyo lalo. And masyadong mahaba na ang time natin, so pamadaliin ko na to, hindi ko napapatagalin pa. So sana may natutunan kayo. Share this video kung mayroon kayong natutunan, at kung saan, taga saan kayo, please comment below para alam ko kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. God bless and stay safe. That's it, mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you, mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.